renta na kalaban, yung ano na naman to, yung ito yung masaya-saya na gira ito kasi mga ano talaga to eh. Yung panahon nung ano yung 2000, year 2000 yung sa dito sa may Bulacan, sa Bantog, Barangay Bantog. Ano yung Bulacan? Ha? Ano pala ako noon, team ano pala ako, team member pala ako. Member pa rin ako, team lead scout, guide, ganyan ba. Yung ano kahit saan-saan lang naman ako ilalagay. So yung nangyari sa akin noon, guide ako. Year 2000. Year 2000 yung panahon na nag-repressor kami noon, repressor. Repressor kami pagdating namin dito sa Bulacan. So ano-ano kami, training. Ano-anong training na pinanggagawa namin. Ngayon, nagkataon yung panahon na yun is yung subject namin is CQB. CQB yung kurso na pag-aralan namin ngayon. So, magdadalawang araw na kami yung kaka-CQB. Walang practical, walang drills-drills lang ng CQB yung ginagawa namin. Yung pagka kinaumagahan, pagdating ng mga alas dos ng hapon na tayo, alas dos ng hapon, may dumating na ano, naka-owner jeep. Estudyante ka pa na tayo? Hindi, ano na yun. Anong ranger? O, di na, 1998 na ako nag-ranger. So, nung may biglang pumasok na naka-owner jeep, dalawa sila. Naka-t-shirt ng puti, naka-shirt ng maong. Nagdiretso doon sa, ano namin, sa kay CEO namin, kay Sir Salis. Tapos, parang sikreto yung mga pinag-uusapan nila ba? Yung pala, nagsumbong na doon na ano, mayroong kalaban daw. Mayroong kalaban na 30 kabuk ang kalaban na nandoon sa Barangay Bantog. Bulacan. O sa Bulacan. Natutulog lang sa gilid lang daw ng kalsada. Sa mga bahayan. Eh ngayon yung Bantog na malaking barangay yun. Tapos palayan. Ngayon, tama-tama rin yung CQB namin na kurso na CQB. Di, pinatawag kami. Briefing. Ano kami? Dalawang seksyon kami. Nasa mga 28 kami katao. Tapos hinati. 14-14. Si Sir Andres pa rin. PL namin. Ngayon, briefing kami. Ngayon, ang briefing sa amin, may mga bahay na nakahilira. Tapos, irigisyon. Kalsada, irigisyon muna, tapos bahayan. Ngayon, ang reference namin doon na nandun yung kalaban, sa may bahay na makikita namin, may nagkumpulan na naglalaro ng tungit. Yun yung reference namin. Kasi yun doon may naglalaro ng tungit, doon yung mga kalaban, yung mga nakahiliran ng mga bahayan. Ngayon, kami yung lead car. Sabi ni Sir Andres, sige, yung mga nagtungit na yan, lagpasan natin. Lagpas tayo, tapos yung isang pasasakyan, sila yung bababa. Dakmay nila yung mga nagtungit. Tapos tayo, papasok doon tayo sa kabilang mga bayan. Sige sir, ganun-ganun na kami doon. Briefing na kami. So, nagdasal mo na kami ng Salmo 91. Kasi, sip-sip na yung gira na talaga ito. Kasi, 30 yung kalaban eh. Ilan man ngayon kalaban eh. Ilan lang, 28 lang sila ng dalawa. Kasi ngayon, move na kami, load na kami sa sasakyan, sa yung civilian jeep, yung true wheel, yung ginamit namin, yung pampasaheroan na jeep, move na kami. Siyempre, lead scout namin si Pinoy, tapos akong guide, dito kami sa may pintuan na, dyan siya, dito ako. Sabi ko sa kanya, Nuy, pagtalon mo, sunod ako sa iyo kaagad. Kung saan ka, basta doon ako, diretso ka lang, sabi ko gano'n. Si parang yung takbo na sasakyan, kinakabahan na kami, si QB yung kurso natin, puta yung mati-spire yung si QB natin, gano'n na kami doon. Pero wala na, grabe na ang kabakaba namin kasi hindi nga namin alam kung saan banda yung kalaban doon, bigla lang kami yung pumunta. Ngayon, pagtingin pa lang namin doon, pa-approach pa kami, puta yung daming bahay, nakakapal ang mga bahay, ang daming bahay. Isip-isip namin po, dadi ito. So sabi ng driver, Sir, may natanaw na akong may naglarong tungit. Sige lang, diretso ka lang, daanan mo lang. Pinaanan na namin yung ano, naglalaro ng tungit. Pagtingin namin, sinakaharap akong ganyan. Makita ko talaga naglaro ng tungit. Maraming naglaro ng tungit, pero lampas lang kami. Lampas. Pag sabi na, Sir, lampas tayo. So,
Pagtingin namin may tulay, tama talaga may tulay doon, sabi ng opisyal namin, sige, baba, go, adib, talunan na kami, talun, sa kabila din, nagtalunan na rin. Talun, tatawid kami doon sa may tulay na yun, yung tulay, tapos irigis yung ganyan. May bahay, nakabukas yung mga pinto ng bahay. Pasok kami kagad doon. Grabing gulat ng mga may kumain, may nanood ng TV, bulaga, may pinanood ng TV doon ng mga bata, tapos may matanda. Grabing sigaw nila. So, ano ba kayo? Saan yung kalaban? Sabi na, wala dito si Ren doon sa kabila. Kaya tawid na naman kami doon. Nagkaputukan na sa kabila. Yung sa kabilang seksyon namin, yung sa may nagtungit, nagwagwaga na sila doon. Grabe ng putukan nila. Kami dito, naghanap pa kami kung saan yung kalaban. So, nandoon pala yung sa may ano, yung ang madami palang kalaban nandoon sa unahan. Ngayon, hindi man kami makadikit doon kasi upin man. Basakan. Basakan siya. Sumigaw ngayon yung kabilang team na yung kalaban nandiyan sa kabila. Di, tumawid kami ngayon doon sa may pilapil, yung sa may pilapil ng palayan. Ganun namin ngayon doon. Nagkagulo na kami. Hindi na si Pinoy yung nauna. Ang nauna na si Gardi, yung ganir namin. Sumunod ako. Tingin namin doon sa mga binanata kami ng kalaban. Grabing talunan namin doon sa may pilapil ng palayan. Kaputik-putik. Kami doon, siksi. Kami doon sa may punong mangga na maliit. Tatlo kami doon. Grabe, hindi namin alam kung malaki o maliit pala na puno yun. Basta doon lang kami, ganti rin kami ng kalaban, barilan lang kami. Ngayon, sigaw na kami, sige, i-maneuver sa kabila yung ano, i-maneuver sa kabila yung kabilang team dyan, i-maneuver na para madikita natin yung bahay. Bilang-bilang na kami doon, na isa, dalawa, tatlo, basol, ganyan-ganyan na kami. Labanti. Hanggang sa nadikita namin yung bahay. Ngayon, pagkadikita namin sa bahay, tinignan na namin ngayon, wala ng kalaban, sabay sipa kami doon sa may pinto. Puta man si Gardi kasi, yun yung gatrupay. Ba, kuha na sana na, kami na sana yung makarecover doon sa M16 na nandoon sa may kusina. Ngayon, nakasirado yung pinto. Pagsilip namin doon sa may bintana, pag ganyan bintana, may baril doon sa arbor, walang tao. Di, pagsipa namin ganyan, bukas na sa pinto. Pag ganyan, biglang sumigaw ngayon si Garina, kalaban! Nagkaumpugan kami doon sa may upuan na maliit kung saan kami kukubir kasi wala, nandoon na kami sa lobby. Kung wala may kalaban, tingin ko ganyan, puta ako rin kalaban, puta malapalang salamin. Yung salamin doon sa may tao ng mga lagay ng damit. Kalaki ng salamin doon, pag ganyan ko rin puta. Ulat din ako kasi akala ko kalaban, ganyan, binaril ko ng puta. Salamin pala niya ako, grabing, sus, hindi, grabing inis ko doon. Kaya pag tingin ko doon, nawala na yung 16, nadampot na nila ni, ano, ni Sarimbalinsuna. Sabi ko, putin ang kasayang, kuha ko na saan ng awards. Wala ka talaga garsado yung ganun. Sumigaw kasi ng kalaban eh. Puta na salamin pala eh. Hindi ko maano. Yun yung, hindi ko talaga makalimutan yung anima. Pero continue. Banti, ano na. Na-recover yung baril doon sa kabila. Lasa rin pala yung nakakuha eh. Di, labas kami. Diretso pa rin kami doon. Doon, makita na namin yung kalaban. Nagtakbuhan na sila. Papunta na doon sa may bundok. Yung Mount Arayat na yun eh. Hinahabol-habol pala namin ng putok. Pero hindi na namin hinahabol sila. Tapos bumalik kami. Link up kami doon sa kabilang team, ay sa kabilang section. Yun na, ano na yung mga patay doon? Ano, patay yung sampo. Sampo yung patay, tapos yung pinaka-commander na ano? Nag-commander ng guerrilla front. Guerrilla front secretary yung namatay doon eh. Yeah, engineer yun. Dito lang din sa may ano. Kamunya sa atin yun. Yung commander yun. Matagal din yung bilang. Matagal yung ano namin, sa mga siguro na sa mga 30 minutes siguro yung palitan ng putok namin doon. Eh lumaban yung nasa may ano kasi sila eh. Kaya nahirapan kami doon, kung nandoon lang sana sila sa mga bahay lahat, kuha namin sana. Ang problema lang pala, 10 lang pala yung nandoon. Tapos yung 20, doon sa ano, sa kabila doon pa, sa unahan pa, malayo-layo pa eh. Tatawid pa kami ng palayan, bago namin sila na narating yung bahay doon na ano. Bahay na mga 10 bahay yun eh. Doon. Tapos yung, yun yung lumaban doon, yung 20, yung pinuntahan na namin. Yun yung, pinasok namin yung mga bahay na 10. Yun doon yung naka-plaster yung 20 na tao. Kaya yun yung nakapatagal sa, ano, counter kasi lumaban, matagal talaga silang, ano eh. Kasi, hinihintay nila na makalabas yung commander nila. Eh wala eh, namatay na eh. Kaya nung nakita na nila na nirarust up na namin sila, yun saka na sila nagtakbuhan. May namatay na isa. Doon sa may bahay na yung, yun nga yung nakakuha na namin na kagulo kami doon sa putang. Alam namin kalaban, gulat din nga rin ako. Pag ganyan ko, putang, ganun na sa akin. Binanatan ko, putang.
Grabe. Oo, sa akala, sarili ko lang pala yung binaril ko, ka. Yun yung grabe ng kaba mo, pero ano ba, yung nandun talaga din yung utang alawya or yung video bub. Yun yung mga experience na ano, na minsan nakakakaba kasi yun nga, buhay nga yung kapalit dyan. Pero sa mga nangyayari kasi, nakakatawa din, kaya masaya din yung ano, masaya din yung gira. Walang nangyari sa amin, walang nasakta, walang sugat sa amin. Okay lang yung mga tropa namin. So patay sa kalaban is ano, 10 body count yung na-recover namin, tapos 10 baril din yung na-recover namin. Tapos yung may isa yung ano, yung babae, pero hindi kasi namin alam na ano pala yung babae na yun, malaki din pala yung ranggo ng babae na yun, pero akala kasi namin civilian lang siya ba, humalo na doon. Kaya pinakaano lang din namin siya. Yung, oh, tapos may bata kasi doon na ano eh, yung recover namin na bata na siguro mga 5 months pa siguro, 4 months. Yun sa pinag-ano namin na bahay, yung sinerts namin na bahay ba. Pero okay talaga yung bata, yun talaga na ano, hindi talaga maniwala ako doon na ano, na hindi talaga basta-basta maano yung ano, bata. Doon sa bahay na yun, sa akin pa lang dahil 10 bala na yung 2-3 yun, plus kay ano pa, kay batalya na ano, ilang 2-3 yun, wasak-wasak nga yung ano, yung bahay doon. Pero yung bata, kahit konting galos niya, wala talaga. Nadagan na ng mga basag na salamin. Kinuha namin doon, nilinisan namin yung bata, tinanggal namin yung ano ng mga salamin doon. Kala nga namin, namatay yung bata eh. Ito, hindi pa buhay man. Walang sugat din. Kaya doon, binigay namin doon sa ano, babae. Yun pala yung babae din. Yun pala yung hinahanap na ano, na babae, kalaban pala yun. Pero hindi namin napansin, hindi kasi namin kilala eh. Nung nahalo na siya doon sa may maraming mga tao na, yung biglang dumating kasi yung impurin na kung may babae ba na ano, may daladalang laptop daw. Ay, yun na, wala na, hindi na namin mahanap. Nakalayas na siya, nakasibat na siya. Kaya yun yung mali din namin kasi doon. Hindi namin na bigyan ng pansin yung babae na yun. Kasi pinahawak na namin sa kanya yung bata eh. Na naman ding ano na civilian, wala naman ding namatay doon. Wala naman ding na may casualty na civilian. So yun yung ano namin, yung kumbaga yun yung transmission ng CQB namin na pinag-practice na yun, nag-retraining kami. Grabe, tutug, sipa-sipa talaga doon, butang, ano, yun na yung, ano, yun yung inspire talaga ng CQB namin. Yun yung panahon na yun. Yun yung mga, hindi ko talaga makalimutan yung mga ganun na mga encuentro eh. Na, grabe ng kaba-kaba mo, tapos pala, matawa ka sa mga pangyayari. Puto. Kahit sino naman siguro, pag sipa mo doon, pinto, makita mo kagad yung sarili mo doon. Salang mo. Pagkatapos, anong tawanan niya niya? Anong matapan niya na? Wala, grabe rin tawa na yung gardi sa akin. Ikaw kasi sigaw ka na sigaw na kalaban ni putang pala salamin. Hindi ka man lang nagsabi. Kan daw, untugan na kami doon sa may mga upuan, doon sa may salas-salas ng bahay na yun eh. Kasi hanap lang ng mataguan eh. Puta pala, salamin lang naman pala ganimal. Ay, saka-concentrate kasi doon sa baril na yun. Kaya dapat makuha yung baril na yun. Paglingon ng ganyan, puta. Kasi gulat din nila yan. Gulat ka rin talaga po. Grabe din yung ano, no? Mga gira din natin. Ganun sila natapang bahay-bahay lang. Oo, nasa bahay-bahay lang sila tulog. Ang sabi ng mga civilian nun kasi, puyat daw yung mga kalaban na yun. Galing daw sa Arayat yun. Tapos bumaba. Kasi nagbili ng mga pagkain. Tapos pumunta doon sa may patay. May patay kasi doon kaya may nagtungit. May patay kasi ng civilian. Kaya doon sila nagpunta, nagdalaw sila doon ba. Tapos yun, may nagsumbong sa amin, kaya yun yung pinuntahan namin. So yun yung mga, yun yung ano na, encuentro na hindi ko makalimutan din kasi masaya ba, masaya na nakakatakot. Eh, bakit mo, aktual na mag-CQB ka talaga doon.
Eh, samantalang kung magsikyo-bisikyo bilang tayo sa training, eh, hindi naman gumagalaw yung babarilin mo kasi papel lang naman yung babarilin mo eh. Eh, doon tao na talaga mismo. Eh, may baril na. Yun yung experience ko doon sa CQ-CQB na ano, na training. Napunta gamit sa real. Gamit din talaga. O, gamit talaga yung CQB. Ano talaga, gamit mo talaga siya sa pagdating sa actual. Paglaro, pagpasok-pasok sa bahay. Maano mo na kagad yung mga ano ba, kung paano mo siya pasukin. Yan yung ano ng CQB. Eh, hindi pa gaanong high-tech yung CQB noon. Eh, kaysa ngayon, ay medyo ano na, upgrade na yung CQB ngayon. So, yun yung, ano, yun yung may kwento ko na ano, na inkwento ko sa ano. Yung mga accomplishment na marami-rami din yung mga recovery namin. Ang dami mo na rin po. Nasa nukalimutan mo na yung iba. Marami yung mga inkwento na rin. Kwentro na may tag-isang lingguha na yung kwentro. May kwentro din na magdamagan. Basta marami, marami yung kwentro. Pero ang pinaka, ano talaga na yung kwentro, ang pinaka mahirap na yung kwentrohin, yung mga Muslim talaga. Muslim. Yung mga Muslim talaga. Kasi iba talaga yung Muslim kalabanin at kayo sa mga NP. Yung mga NP kasi, kahit gulatin mo lang yung NP, wala na takbo na yan. Pero yung mga Muslim, hindi mo malala sa gulat. Kasi madami, kasi 100, 200. Tapos ang encuentro, kami pong bala yung Muslim kasi sa susundalo eh. Kaya minsan ang encuentro, aabot na isang linggo. Hihinto lang kung magkaroon ng ceasefire. Yan yung mahirap kasi yung ano. Kasi,